So, yun na nga mga katropa. So, nandito na uli ako sa Japan. So, ang vlog kong ito is magbibigay lang ako ng konting kaalaman or tip na gagawin nyo or dapat nyong gawin bago kayo pumunta ng Japan at pag nandito naman sa Japan. So, sana makatulong to, lalo-lalo na sa ating mga OFW na galing Pinas at babalik ng Japan. So, panoorin nyo ito simula una hanggang uli at sana may makuha kayo idea man lang or konting tip para sa akin. Kaya, sino pa bang magpatulungan? Siyempre mga kapapilipino. So, tara. Let's do this. So, yun nga mga katropa, no. Nandito na po tayo ngayon. Bibigay na po ako ng tip. Ng konting tip lang naman para sa mga OFW na babalik dito sa Japan. So, number one, sa required ng Japan ay magpa-swab test tayo mga Pilipino bago tayo pumasok sa Japan. So, ngayon, kailangan, once nagpa-swab po tayo, fit to work po yung katawan natin para wala pong hassle. Kailangan negative po yung result natin. Ngayon po, once na nag-negative na po yung result natin, eh, pwede na po tayo pumunta ng Japan. So, ano po kailangan pong gamin? So, kailangan nyo po mag-download ng MyOSOS at COVID-19 contact trace ba yan? O yan, contact trace. So, yan po, makukuha nyo rin po yung sa App Store or sa Play Store. Mag-download nyo po yan. So, ngayon, pagtapos po dyan, at nandun na po kayo sa airport, kailangan nyo pong kumuha ng yung kulay yellow na papel yun na ibibigay po yun doon sa airport. So, may timbangan ng mga maleta natin. So, ibibigay po yun doon. No? Yung once na binigay na po yung fill up nyo po yun, pagka-fill up nyo po nun, so okay na po. Bago nyo po pa-scan yun, ihanapin po yun doon. Yung papel na po yun na pinilapan nyo pong kulay yellow. Bago po kayo pumasok sa may scanner. Once nasa check-in na po kayo at mahaba pa naman po yung oras nyo, fill up nyo po yung AQRS-QA.followup.blablablablabla ganyan. Ilalagay ko sa link. Ito. Yan. Pilapan nyo po yan. Dahil bago po kayo mapasok sa aeroplano, kailangan po is meron po kayo niyang QR code bago po kayo mapasok sa aeroplano. At ang pangalawa naman po, once na sa aeroplano na kayo or nakasign na po kayo sa airplane, may bibigay po sila doon form naman na cost para sa custom po yata yun. Ito. Yan. At saka itong papel na to. Yung white paper na po yan. So, tingin ko mga dalawang page po yun or tatlong page. So, hindi ko natanda. Basta yan po. Yung white page na po yan, puto yung dilaw na papel. Pipilapan nyo rin po yan. Pati po yung white. Meron naman siya translation na Japanese at saka Tagalog or English. Meron po yan. So, hindi po tayo mahirapan mag-fill up. So, ngayon po, bago po ngayon kayo bumaba ng aeroplano at nasa Japan na po yung aeroplano natin, meron pong Hapon or Nihonjin na pupunta po doon sa aeroplano natin at kukolektahin yung isang page dyan sa papel na pinilapan po natin. So, ngayon, isang page po na yan dyan, pipikapin po niya yan bago kayo bumaba ng aeroplano. So, ganun po ang proseso niyan. Kaya dapat, habang na sa biyahe po kayo, bago po kayo magpahinga, fill up nyo na po muna yung mga papel na bibigay po sa loob ng aeroplano bago po tayo magpahinga para tuloy-tuloy po yung pahinga natin at wala pong hassle. So, yun po. At ang sunod naman po ay, once na nasa Japan Airport ka na, Narita, Haneda, kusan mang Japan na airport, doon, may mga interview na po doon about doon sa papel na sinagutan nyo. Usually, ipapakita nyo lang naman po yun. Pag hinala po sa inyo yung papel, pakita nyo lang po yung mga pinilapan nyo po. As hanapin din po din yung QR code na galing po sa AQRS-QA yung sinagutan nyo po doon bago kayo sumakay ng aeroplano. Yun, once pinakita nyo po yun, askasuin po yun doon, i-check po nila kung tama po lahat. Kasi mayroon naman po sa kung mali naman, itatama rin naman po ng mga nag-interview po doon ng mga Hapon. At ito pa po, meron pa po tayo doon PCR. Yung PCR po na yun, hindi na po siya swab. Or ano, bali laway na po, dudara po tayo sa laway. Yung mga ganyan kalaki lang po yun. Ito yung lalagay niya, ito yan. Ito po yung lalagay niya.
at pupunin niyo po yung, kung nakikita niyo itim na yan, hanggang dyan lang po yung laway. So ang tip ko lang po sa inyo, kung ano lang po yung laway na sa ibabaw lang po ng dila niyo, yun lang po ilabas niyo. Huwag niyo po kayong yung may problema pa. Huwag po. Kasi mamaya may positive pa po tayo eh. Hassle po yun. At tip ko, umiinom din po kayo ng tubig bago po tayo bumaba ng aeroplano. At bago tayo pumasok sa airport ng Japan. Para kahit paano is meron tayong basa sa labi. Kasi matutuyan tayo kasi marami tayong lalakarin doon. Pasikot-sikot bago tayo pumunta sa PCR test na po na yun. After po nun, lakad na naman po tayo. Punta naman po tayo sa waiting area para sa result. Once na habang naghihintay po kayo sa result na sa PCR na ginawa nyo, bibigyan uli po kayo ng panibagong papel. Yung papel po na yun, yun po yung accommodation form. Kasi once ang unang punta nyo po doon, si Japan government po ang magsasagot muna ng inyong hotel sa loob ng 3 araw. So si MyOS na dinownload nyo po, isi hapon na po mag-aasikaso noon, mag-aayos sa settings noon lahat-lahat. At interview ka lang konti about sa email mo at sa pangalan mo at sa mga ticket na ginamit mo. So yun po. Kaya magagamit po si MyOS hanggang nagka-quarantine pa po kayo. After po noon, nasa hotel na po kayo. Ito po. Yung MyOS na po yung update nyo po yun lagi. Umaga at hali gabi, lagi po silang tatawag sa inyo, ititrace po kayo kung ano po yung temp nyo, kung ano po yung nararamdaman sa katawan nyo, kung may sipon po kayo, ubo or nararamdaman, at i-check din po yung mukha nyo kung nandun po kayo sa hotel na pinaglagyan nila. So ganun po kaigpit ang Japan. Kaya hindi po tayo makakalabas once na nagka-quarantine po tayo. So yun po yung isang tip ko sa inyo. Okay po, after po ng 3 days nyo, bago naman po kayo lumabas ng hotel, may PCR test naman po tayo. Ganun ulit pong gagawin nyo ulit. Dudura po ulit kayo. After po ng dura nyo, ipapasok nyo na po yun. May mangungolekta pong hapon sa hotel, bibigyan nyo po yun. Pagkabigyan nyo po yun, waiting naman po tayo ng ilang minuto lang, ilang oras para sa result. Then pag negative po tayo, lalabas na po tayo ulit ng hotel at ililipat naman po tayo sa panibagong hotel. Doon naman po kayo sa panibagong hotel is mag-self-quarantine na po kayo. So, isang linggo po yun or isang umabot pa po ng 1.5 weeks. Ganun po. So, depende po sa inyong kumpanya. Kaya, ayun po. Masabi ko lang po sa inyo, bago po tayo pumunta ng Japan, ay kailangan fit to work po tayo. At wala tayong nararamdaman, walang sakit, walang sipon, walang ubo para walang hassle, di ba? Walang magpa-positive sa swab sa Pinas, dire-diretso pang proseso. So, yun nga po. So, paalala ko lang, syempre, huwag niyo rin po makalimutan bago kayo lumipad. Lagi niyo pong check yung mga papers niyo kung kompleto. Tulad nung passport, di ba? Yan, importante yan, passport. Syempre, importante yan. Tapos yung alien card natin, alien card. Sa mga Japanese, or sa mga Japanese, sa mga Pilipino, alam naman po yung alien card natin. Diba? So, dadalhin nyo po alien card. Tapos po, yung ticket po natin sa aeroplano. Yan, kailangan po yan. Ticket sa aeroplano. So, huwag nyo po nga kaalimutan yan. Kasi mahirap na pa nasa aeroplano, nasa airport na tayo, kulang-kulang yung gamit natin. Lagi po natin i-double check yung mga gamit natin na dadalhin bago tayo lumipad. At kung ano po yung mga bawal sa loob ng maleta, at kung pwede, yun po yung dali natin. Para wala na rin abiriya or masayang na gamit kasi iiwan din natin dun eh. Sayang din naman. Diba, imbis na painabangan pa ng pamilya natin mga gamit na hindi pwedeng mapasok, hindi iwan na natin sa bahay. Kaya, so yun lang. Sana nabigyan ko kayo ng tip kahit konti lang or idea sa mga babalik ng mga tropang, katropa natin na Pinoy no FW papunta ng Japan. So yun. Sana may natutunan kayo or may nakuha yung konting tips sa akin vlog, ganun lang gawin nyo. So hanggang sa muli, ito nga po si yung June Prince Katrupa. Sana nabigaw ngayon ng konting tip man lang sa mga katrupa natin na OFW na babalik ng Japan.
So, huwag niyo na pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel. Then, kung may mga katanungan po kayo regarding sa mga topic natin, eh, huwag niyo na po kayo mahiya or magkatubili na magtanong sa comment section. So, babasahin ko po yun at sasagutin ko po yun. Yun lang po. So, mag-ingat po tayo. Ipag-pray po natin na sana mawala na po yung pandemic na yan para tuloy-tuloy lang po ang biyahe natin ng Pinas. At yung mga na-pending po na gusto mag-ibang bansa, eh makakabalik na rin po rito at makapunta na po rito agad-agad. So, yun nga po. Kita-kits. See you in my next vlog. Bye-bye.